Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa engkwentro ang dalawang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa ilalim ng sub-leader na si Mudzrimar Sawadjaan alias Mundi at sub-leader Pasil Bayali alias Kera na nag-ooperate sa Basilan. Nakasagupa ng bandidong grupo ang mga miyembro ng Joint Task Force Basilan sa Sityo Talisay, Barangay Upper Benembengan, Bayan ng Sumisip. Kinilala lamang ang mga nasawi na isang Dodong at isang alias Boy. Pursigido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa bansa. Kasabay nito ang panawagan niya sa lahat ng stakeholders na ipatupad ang 45 billion pesos na Philippine Rural Development Project Scale-Up. Layo ng proyekto na masiguro ang masaganang ani ng mga magsasaka at matiyak na sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Nakapaloob din sa programa ang pagsasaayos ng Certificate of Land Ownership Awards at ang pagpapabuti ng produksyon ng mga magsasaka at mangingisda upang mapataas pa ang kanilang kita. Handa na ang higit sa 100 evacuation centers sakalit lumala ang sitwasyon ng Bulkang Mayon sa Albay. Katuwang ang lokal na pamahalaan, sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Bicol Region na ikinakasana nila ang mga kinakailangan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan na maaapektuhan sa pag-aalboroto ng bulkan. Mayroon na ring 63,000 family food packs at 52,000 non-food items ang naka-imbak sa DSWD warehouse. Sa huling monitoring ng FEVOX, nakapagtala na sila ng 98 rock falls at 332 tons ng sulfur dioxide flux kada araw. Mahigpit pa rin ang paalala sa publiko sa paglapit sa 6-kilometer permanent danger zone habang nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Mayon. Nakaabot na ng New York City ang usok mula sa wildfires sa Canada. Nabalot ng record-breaking apocalyptic smog ang malaking bahagi ng US East Coast na nagresulta sa pagkansela ng biyahe ng mga eroplano at ilang events doon. Binalaanan ng New York City government ang mga residente na manatili sa kanilang mga tahanan upang makaiwas sa polusyon. Samantala, aabot na sa 20,000 mga residente ang naapektuhan ng wildfires na nakaapekto na rin sa higit 3 ektaryang kagubatan ng Canada. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sichongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.